Magandang araw mga magagandang nilalang, maligayang pagbabalik at tuloy po kayo sa isa na naman panibagong episode na Jenventures. I am your girl Jen at samahan niyo po ako sa ating pinakabagong episode kung saan ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba niluluto ang pinakapaborito kong merienda na Bitso-Bitso. Ang ihahanda natin ngayon ay isa sa mga natutunan ko sa aking mama. Nung bata ako, tandang-tanda ako na sa tuwing pinapanood ko siya, habang ginagawa to, hindi talaga siya nauubusan ng kwento tungkol sa mga alaala niya sa Iloilo noong kabataan niya. Kaya naman, hindi lang ako sa pagkain nasisiyahan, kundi pati na rin sa mga kwento niya. Ngayon, para sa mga hindi nakakaalam kung paano nga ba gawin ang Bitso-Bitso, na isa sa mga sikat na delicacy sa Iloilo, ako naman ang magtuturo sa inyo. Kita niyan, sarap po. Sarap. How to make Bitso-Bitso? Let's go! Bago tayo magsimula, isa lamang paalala na kapag ginawa niyo rin ito, ay siguraduhing malinis ang paligid at maging maingat sa pagluluto. Siguraduhin din kumpleto na ang mga sangkap na kailangan upang hindi na kayo mahirapan. Ano-ano nga ba ang mga sangkap na iyon? At ngayong kumpleto na ang ating mga kailangan sa paggawa ng Bitso-Bitso, simulan na natin! Sa isang malinis na bowl, ilagay ang galapong. Kung gusto mong mas maging espesyal, ang gagawin mong Bitso-Bitso ay pwede ring maglagay ka ng ginayat na laman ng buko. Pero kung wala namang available na buko, ay pwede rin namang hindi mo na ito lagyan. Dahan-dahang maglagay ng tubig at haluin. Siguraduhin tamang dami lamang ng tubig ang ilagay sa galapong dahil kung masyadong kaunti ay ito ay magiging matigas at kung sobrang dami naman ay ito ay mabubuo dahil malabsak. Sa paghahalo ng galapong, maaari mo rin gamitin ang iyong kamay upang mas maramdaman mo kung sakto na ba yung tubig o hindi. Basta, siguraduhin lamang na malinis ang inyong mga kamay. Kapag nabuo na ang galapong na gaya nito, maaari na kayong magsimula na gumawa ng mga Bitso-Bitso. Ang madalas na itsura ng Bitso-Bitso ayon sa nanay ko ay yung nakaporma raw na parang numerong 8. O yung mga nakatwist na gaya nito. Nakadepende sa inyo kung gaano kalaki nyo gusto gawin ng Bitso-Bitso. Maaaring maliit, maaaring malaki, pero pwede rin kagaya ng ginagawa ko ngayon. Katamtaman lamang ang laki. Isang nga palang paalala dahil ito ay galapong, natural lamang na malagkit ito. Kaya naman siguraduhin na hindi magdidikit-dikit ang mga Bitso-Bitso habang ginagawa niyo ito. Pumili ng malawak na lalagyan na maaari niyong paglagyan ng mga hindi pa naipritong Bitso-Bitso. Kapag lahat ng galapong ay natapos ng iporma, maaari na kayong magsimulang magprito. Ihanda na ang kawaling pagpiprituhan. Iset ang apoy sa medium heat at kapag mainit na, maglagay ng mantika. Mas maganda kung ang dami ng mantika ay iyong pang deep fry. Pero kung nagtitipid sa mantika o walang malalim na frying pan, ay okay lang din naman. Basta siguraduhin na maluluto lahat ng sides ng Bitso-Bitso. Kapag ang Bitso-Bitso ay lumaki na at medyo na golden brown na ang kulay, ibig sabihin ay pwede nyo nang hanguin ito. Muli, siguraduhin na hindi magdidikit-dikit ang mga Bitso-Bitso upang mapanatili ang porma nito.
Sa isang panibagong kawali, iset ang apoy sa low heat at maglagay ng muscovado sugar. Kung walang muscovado sugar, pwede rin naman ang brown sugar. Pero mas masarap kasi kung muscovado ang gagamitin mo. Maglagay rin ng kaunting tubig at ito ay halu-haluin. Kapag ang asukal ay nag-caramelize na o naging malapot na, maaari nang ilagay ang mga naipritong bitso-bitso. Siguraduhin lahat ng sides ng bitso-bitso ay mababalot ng asukal. Kapag ito ay nagawa na, maaari mo na itong kunin at ilagay sa isang malinis na plato. Siguraduhin may mga espasyo pa rin upang hindi sila magdikit-dikit. Maaari ka rin magbudbod ng mga sesame seeds pagkatapos. Pero iyon ay pwede rin namang hindi mo nagawin gaya ko, lalo na't kung wala naman kayong available na sesame seeds. Kapag natuyo na ang asukal, tara! Pwede mo na itong ihain sa iyong mga mahal sa buhay. Mayroon na kayong masarap na meriendang pwedeng pagsaluhan. Sa sarap ng bitso-bitso, tiyak na mas magiging matamis at malagkit rin ang pagsasama nyo ng mga ipagluluto mo nito. Ngayong nalaman nyo na kung paano iluto ang bitso-bitso, dito na po nagtatapos ang ating episode ngayon. Don't forget to like, share, and subscribe. Also, hit the notification bell to get updated on my next adventure. Muli, I am your girl Jen. See you again, beautiful people. Peace!